dito sa Papa Dudu Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Isa na nga yata sa nagiging bonding ng isang barkadahan o magkakaibigan ang pagta-travel. Sa ganitong paraan ay nakakapag-enjoy sila at nakakapunta sa iba't ibang lugar ng magkakasama. Napakasaya ng ganitong bonding at isa sa mga karaniwang puntahan ng magkakaibigan ay ang beach resorts. Napakaraming magagandang beach sa ating bansa, ngunit paano kung ang beach resort na napuntahan ninyo ay binabalot pala ng kababalaghan? Makakapag-enjoy pa kaya kayo sa inyong bakasyon? Dear Papa Dudut, isa ako sa mga avid listeners ng program at sa channel mo, Papa Dudut. Marami na akong napakinggan na horror story na binasa mo. At hindi ko akalain na pati ako ay susulat sa inyo para i-share ang sarili kong experience ng katatakutan. Itago mo na lamang pala ako sa pangalan na Maureen. Nagwo-work ako at 28 years old na. Sa kasalukuyan ay nakatira pa rin ako sa bahay ng parents ko. Before kasi ay nakabukod ako at sa isang apartment ako nakatira nang ako lamang mag-isa. Pero bumalik ako sa house namin nang maospital ang father ko. Naisip ko na medyo matanda na ang parents ko at dahil sa wala pa akong sariling family ay mas okay kung makakasama ko sila. Hindi ko rin kasi alam ang pwedeng mangyari, lalo na sa father ko na labas-pasok sa ospital. Hindi naman sa bahay namin nangyari ang ikukwento ko. Actually, wala akong naramdaman na kakaiba sa bahay namin. Doon ako pinanganak at nagkaisip kasi masasabi ko na multo-free ang house namin, Papa Dudut. Ang aking ikukwento ay tungkol sa naging experience namin ng mga kaibigan ko sa isang isla na may magandang beach at dagat. Ang mga kapitbahay ko pala ay sina Anne, Clang at Kirby na isang Becky. Nagsimula ang friendship namin noong naging magkakatrabaho kami sa dati naming company kung saan kami nagwo-work. Pare-parehas kaming newly hired, kaya kami na lamang ang nagsama-sama. Nag-click kaagad kaming apat. Nagkakasundo kasi kami sa napakaraming bagay, kahit mas marami kaming differences. Kahit pa isa-isa na kaming umalis sa company na yon at si Kirby na lamang ang natira, ay nagpatuloy pa rin ang friendship naming apat. Nagkaiba-iba na kami ng company pero hindi pa rin naputol ang aming communication. Gumawa na rin kami ng isang group chat sa Messenger para mas maging madali ang aming pag-uusap, lalo na sa mga chismis at ganap sa aming kanya-kanyang buhay. Before pandemic, kapag nagkakasabay-sabay ang mga araw namin na wala kaming pasok sa work, ay madalas kaming magpunta sa kung saan-saan, kagaya ng beach resort. Minsan ay umakyat din kami sa bundok. Kapag naman isang araw lang ang walang pasok, ay kumakain na lamang kami sa labas. Na-enjoy namin ang mga ganong bonding dahil sa pare-parehas kaming wala pang asawa. Doon lahat naman kami ay merong jowa. Kuminsan din ay sinasama namin ang mga jowa namin kapag may lakad kaming magkakaibigan, Papa Dudut. For me, for keep talaga silang tatlo. Wala kaming inggitan kapag may na-achieve na goal ang isa. Nakasuporta kami sa isa't isa. Hindi welcome sa friendship naming apat ang inggitan, siraan at plastikan. Kapag magkakasama din kaming apat ay talagang napakasaya. Lalo na kapag umihirit na si Kirby ng mga jokes niya at sumasayaw na siya ng sumasayaw. Nang dumating ang pandemic ay doon lamang kami natigil sa pagpunta sa kung saan-saan kasi pinagbawal na muna ang pagpunta sa mga lugar, kagaya ng beach resort. Ang nangyari ay sa group chat na lamang muna kami nagkakausap. Naging usapan namin na kapag natapos na ang pandemic o kaya ay pwede na magpunta ulit kahit saan ay magta-travel talaga kami. Hindi pwedeng hindi. Dumating na yung time na isa-isa nang nagbubukas sa mga beach resorts at tourist spot sa Pilipinas. At natuwa naman kaming apat. Agad kami nagplano na pumunta sa isang sikat na beach resort. Todo plano kami.
kung magkano ang magagastos at ilang araw kami doon. Kaya lang bago pa kami makapag-book ng ticket papunta sa lugar na yon ay namatay ang lola ni Ann. Kaya kinansel muna namin ang travel na yon, Papa Dudut. Hindi na kasi pwedeng sumama si Ann kasi ang pangit naman na namatay ang lola niya tapos ay magpapakasaya siya. Siyempre hindi rin kami papayag na kulang kami. Isa yun sa rules ng friendship namin. Kapag may isang hindi makakasama ay mas mabuti pang huwag na lamang ituloy ang lakad. Pinuntahan namin si Ann sa bahay nila para makiramay. Nagsorry pa siya kasi dahil daw sa kanya ay hindi na kami natuloy. Sabi naman namin ay okay lang yon kasi walang may gusto na mawala ang lola niya. Tumigil na muna kami sa pagpaplano ng gala, Papa Dudut. Pinalipas muna namin ang ilang buwan hanggang sa si Ana mismo ang nagtanong sa group chat kung itutuloy ba namin yung naudlot naming gala. Nawala na ako ng gana na magpunta sa lugar na yon kasi nagpunta na kami roon ng jowa ko noong anniversary namin. Kaya ang sabi ko ay baka pwedeng maghanap na lamang kami ng ibang pwedeng mapuntahan. Naghanap kami lahat sa online, ang daming suggestions, hanggang sa nagkasundo kami na magpunta sa Siargao. Plano-plano ulit kami, Papa Dudut, pero nahirapan naman na mag-leave sa work niya si Kirby kasi inubos na ni Bakla ang leave niya para sa taon na yon. Siyempre hindi maganda kung ilang araw lamang kami sa Siargao. Parang kulang nga yata kahit 3 araw doon. Kaya naurong pa ng sumunod na taon ang plano naming pagpunta doon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung bakit nawala na sa plano namin ang pagpunta sa Siargao. Kumbagay naging drawing na lamang yon na hindi na nakulayan pa. Hanggang ngayong taon ay hindi pa rin yun natuloy. Nawala na sa isip namin ang gumala. Lalo na ako na medyo naging tight na ang budget dahil sa pagpapagamot ng father ko. Isang beses ay nag-meet kami ng mga kaibigan ko at nagkape lamang kami. Medyo matagal-tagal na rin yung last na nagkita kaming apat. Kwentuhan kami ng kwentuhan hanggang sa naalala ko yung plano namin na magpunta sana sa Siargao. Oo nga pala, tuloy pa ba tayo sa Siargao? Ang tagal na nating plinano yun eh. Hanggang ngayon hindi pa rin nakukulayan ang natatawa kong sabi. Kaya nga eh. Pwede naman nating ituloy pero masyado raw mahal sa Siargao. Pero nakakamiss din yung nakakapagdagat tayo, no? Turan pa ni Ann. Ay, hindi ko kaya yung Siargao for today's video ah. Marami akong pinagkakagastusan. Kung bet niyo talaga na makapagdagat tayo, doon tayo sa malapit sa katotohanan. Sa afford nating lahat tapos hindi ganong kalayo. Yung hindi na kailangan na sumakay ng airplane, ang sabi naman ni Kirby. O ayan ha, magpaplano naman tayo. Baka hindi naman matuloy, ang sabi pa ni Klang. Ang nega mo naman Klang, matutuloy na yan. Dagat na dagat na rin ako eh. Wika ko. Sinamantala na namin ang pagkakataon na magkakasama kaming apat at doon kami naghanap ng magandang lugar na pwede naming puntahan na malapit at hindi gaanong kamahal. Kanya-kanya muna kaming hanap sa aming cellphone hanggang sa merong ipinakita si Klang sa amin na post ng isang group sa Facebook na may tourist spot sa Pilipinas. Isang isla na may magandang beach ang ipinakita niya at mukhang okay daw doon. Tinignan namin sa online ang naturang isla at maganda nga talaga siya, Papa Dudut. Dati ko pang nakikita ang lugar na yon sa mga posts sa news feed ko pero hindi ko binibigyan ng pansin kasi hindi ako pamilyar sa pangalan ng isla. Lahat kami ay nagustuhan ng isla na yon, Papa Dudut. At nagkasundo nga kami na doon na kami magpupunta. Sinabihan na kami ni Ann na mag-leave na sa date na napagkasunduan namin na magpunta doon. Bali nagkaisa kami na 3 days and 2 nights lamang kami kasi parang i-experience lang namin yung lugar. Pwede naman kaming bumalik sa lugar na yon if ever na magustuhan namin. Si Kirby ang hindi masyadong busy sa aming apat kaya siya ang binigyan namin ng task na maghanap ng matutuluyan namin sa islang yon. Hindi ko na lang pala babanggitin ang name ng island bilang proteksyon sa turismo nila at sa mga taong nakatira doon. Ako naman po ay nagkwekwento lamang based sa naging experience namin doon, Papa Dudut. Ang sabi ni Kirby ay walang hotel sa isla. Karamihan daw ay homestay o kaya ay mga kubo. May mga murang homestay daw pero medyo malayo sa beach.
at maglalakad pa kami ng ilang minuto. Ang sabi ko ay maghanap siya noon ng beachfront para malapit lamang kami sa dagat. Gusto ko kasi na kapag pupunta ako sa lugar ay makikita ko kaagad ang dagat pagkagising ko sa umaga. May nakita naman si Kirby na isang resort na nasa isla na nag-offer ng mga kubo bilang pag-i-stayan ng mga nagpupunta sa islang yon. Hindi nga lang siya aircon pero ayon kay Kirby ay nakausap niya ang may-ari ng resort at hindi naman daw mainit sa kanila kasi malapit sa dagat. Kaya okay lang kahit na walang aircon. Pumayag na kaming lahat na doon kami mag-i-stay. Hindi rin kasi ganong kamahalang bayad kaya carry na talaga papadudot. Nag-down na rin kami para ma-secure namin yung slot sa araw na pupunta kami. Ilang araw bago kami magpunta roon ay namili na kami ng mga kailangan namin at mga pagkain. Pwede naman kasi magdala saka sinabihan din kami na may-ari nung tutuluyan namin na may mga pagkain na wala sa isla. May palengke naman daw bago kami sumakay ng ferry at pwede kaming bumili doon. Pero mas minabuti naming bilhin yung food na gusto naming dalhin. At dumating na ang araw na pupunta kami sa islang yon. May sariling sasakyan si Klang kaya iyon ang ginamit namin para makapunta sa port kung saan kami sasakay ng ferry. Nagbayad na lamang kami sa pay parking para sa sasakyan ni Klang kasi hindi yon pwedeng makatawid sa isla. After naming sumakay ng ferry ay sinundo kami roon ng tricycle na kasama sa binayaran namin at inihatid na kami sa pag-iestayan namin papadudot. Napakaganda ng islang yon, pati na yung resort na napili namin. Hindi ganong kalaki yung kubo pero kasya naman kaming apat. Meron yung double deck bed na gawa sa kawayan. Kahit na walang aircon at electric fan lang ay malamig pa rin talaga papadudot. Winelcome din kami ng may-ari na si Ate Marisa at sinabi niya sa amin ang mga pwedeng puntahan sa isla. Sinabi niya rin na meron silang piso wifi kaya meron pa rin kaming internet connection kahit nasa isla kami. Yun nga lang ay sa gabi raw ay may mga pagkakataon na nagba-brown out pero huwag daw kaming mag-alala kasi bumabalik kaagad ang power. Pinakamatagal na raw ang 30 minutes na mawawala ng kuryente. Merong common CR at common kitchen na kumpleto na sa gamit. Pero nagdala pa rin kami ng disposable plates and utensils at mga baso. Tanghali pa na kami nakarating doon papadudot. Pagod na pagod kaming lahat sa biyahe kaya mas pinili naming magpahinga at matulog na lamang muna. Hindi pa kasi kami nagugutom at bago kami sumakay sa ferry ay kumain kami kahit papaano. Bali magkatabi ni Kirby sa itaas ng higaan habang sinaan at Klang ay sa ibaba. Ako ang unang nagising sa aming apat. Siguro alas 4 na ng hapon noon at medyo nagugutom na ako. May freezer naman yung may-ari ng bahay na nandoon sa loob ng bahay na tinutuluyan nila sa mismong resort. Kaya lahat ng karne, isda at frozen foods na dala namin ay doon nakalagay. Kinuha ko na yung karne ng baboy at nagluto na ako ng adobo. Habang nagluluto ako ay nagising na rin si Kirby at tumambay muna kami sa may kusina at nagkwentuhan. Habang nagkwentuhan kami ni Kirby ay dumating si Ate Marisa kasi magluluto siya ng turon. Doon din pala sila nagluluto. Kaya habang nagluluto kami ay nagkakakwentuhan na rin namin si Ate Marisa. Tinanong namin kung paano nag-start ang business nila at kung ano-anong bagay na dapat naming malaman sa isla kung saan kami naroon. Nabanggit din ni Ate Marisa na madalas daw ay napagsusyutingan ng mga sexy movies ang isla nila. Masayang kausap si Ate Marisa. Palagi siyang nakangiti at hindi ka maiilang sa kanya. Kasi very warm ang pakikipag-usap niya sa amin ni Kirby. Nagmagising na sina Klang at Ann ay ready na ang food kaya kumain na muna kami. After that ay may pinuntahan kaming magandang spot sa island for picture taking na sinuggest ni Ate Marisa. Napakaganda ng view doon papadudo tapos ay dumagdag pa ang sunset kaya mas lalong gumanda. Nag-swimming na rin kami pero saglit lamang kasi hanggang 7 PM lamang pwedeng maglangoy sa dagat. After ng ganong oras ay meron ng mga tanod na nagroronda at tinuhuli raw ang mga makikitang naliligo pa sa dagat. Kaya bumalik na kami sa aming kubo at nagluto na ulit ng food pagkatapos naming magmanlaw. Nakalimutan ko palang banggitin. Nang dumating kami ay may couple na nandun sa kubo sa tapat namin. Nauna sila sa amin. Bali 5 ang kubo doon pero dalawa lang ang may tao.
Ganun daw talaga kapag weekday. Sa weekend daw sila napupuno kaya hindi nakakapagsisi na weekday kami nagpunta doon, Papa Dudut. Siyempre gusto namin yung hindi masyadong matao para tahimik at makakapag-relax talaga kaming magkakaibigan. Ang maganda sa resort na napuntahan namin ay kaharap lamang yon ng dagat. Merong spot sa mismong resort kung saan ay pwedeng tumambay tapos nasa harapan ninyo ang dagat. Doon kami nagkwentuhan na magkakaibigan tungkol sa life and goals namin. Bandang alas 12 ng hating gabi nang inaantok na kami. Pero nag-decide kami na maligo ulit para presko kami sa pagtulog. Anim ang common CR sa resort kaya kahit magkakasabay kami sa paliligo ay okay lang. Ang pinuntahan kong CR ay yung nasa pinakadulo. Habang naliligo ako ay na-feel ko na parang may nakatingin sa akin. Kaya panayang tingin ko doon sa itaas. Medyo may space kasi yung dingding at bubong. Para yata yon makalabas ang hangin kasi wala namang exhaust fan sa CR. Wala naman akong nakikita at iniisip ko na baka paranoid lamang ako. Hindi ko na tinagalan ang pagligo ko kasi naligo na naman ako after namin mag-swimming sa dagat. Pagbukas ko ng pinto ng CR para lumabas ay nagulat ako. Nang makita ko si Klang na nakatayo sa harapan ng pinto ng CR kung nasaan ako. Nakatagilid siya sa akin. Naka-side view kumbaga. Parang may tinitingnan siya sa kung saan na hindi ko alam. Wala siyang imik at wala rin expression ng face niya, Papa Dudut. Uy Klang, anong ginagawa mo dyan? Naligo ka na ba? Naghihintay ka ba kanina pa? Ang dami-daming CR dito, nagtitiis ka dyan? Ang natatawa kong sabi sa kanya. Hindi nagsalita si Klang at naglakad siya ng mabagal paalis at lumiko siya sa may gilid ng CR kaya hindi ko na siya nakita. Ano nangyari doon? Ang weird niya ha? Bulong ko. Lumabas na ako ng banyo at dumiretso na ako sa kubo namin. Nagulat ako nang makita ko roon si Klang kasama si Kirby. Nagkukwentuhan silang dalawa habang nakahiga. Ang ipinagtataka ko ay iba na ang suot ni Klang. Imposible kasi na nakapagbihis siya kaagad at imposible rin na naunahan niya akong makapunta sa kubo. Tuyo na rin ang buhok niya na hindi kagaya nung nakita ko siya sa labas ng CR na basa ang buhok niya. Ang bilis mo naman, Klang. Andito ka na kaagad? Turan ko. Eh, kanina pa naman ako rito. Ako nga ang naunang matapos na maligo sa ating lahat, ang sabi pa ni Klang. Hindi ba pinuntahan mo ko kanina sa CR? Pagbukas ko nakatayo ko sa labas. Hindi ka pa nagsalita nang kausapin kita. Bigla ka na lang umalis. Sungit yarn? Ang sabi ko na medyo natatawa. Bangag ka ba Maureen? Hindi ako nagpunta doon. Kanina pa ako dito. Kahit tanungin mo pa si Kirby. Seryosong sambit pa ni Klang. Kaya nga, pagdating ko dito nandito na si Klang eh. Hindi na siya lumabas. Segunda pa ni Kirby. Hindi ko makita na nagjo-joke silang dalawa kasi sobrang seryoso nila, Papa Dudut. Imposible din naman na si Ann yung nakita ko kasi sure ako na si Klang yon. Napakalayo ng face nila sa isa't isa para magkamali ako ng tingin sa kanila. Saka nasa CR pa si Ann ng time na binuksan ko ang pinto ng CR at nakita ko si Klang. Iginit ko na nakita ko talaga si Klang pero talagang seryoso sina Kirby at Klang na imposible yung mangyari kasi after maligo ni Klang ay hindi na siya lumabas pa. Nang dumating na si Ann sa kubo ay sinabi namin sa kanya ang mga nangyari. Hala kayo, baka doppelganger ni Klang yung nakita mo. Maureen, turan pa ni Ann. Oo nga eh, yung nanggagaya ba yun? Diyos ko, umalis na tayo dito, baka may multo rito. Tili pa ni Kirby. Ang OA mo Kirby, alis agad. Sayang ang effort natin na magpunta dito. Saka huwag muna kayo mag-isip ng kung ano-ano. Eh ano naman kung may doppelganger na nakita si Maureen? Hindi naman siya sinaktan. Saka for sure, maganda yung doppelganger kasi kamukha ko. Ang sabi pa ni Klang na may kasamang pagbibiro. Nakuha naman namin ang point ni Klang kaya hindi pa rin kami umalis. Nakakapanghinayang naman kasi talaga kung aalis kami ng dahil sa nangyari sa akin, Papa Dudut. Pero hindi ko maiwasan na kilabutan at matakot sa experience ko na yon. Kung totoong doppelganger nga ni Klang ang nakita ko ay first time na nangyari yon sa buhay ko. Dahil naumpisahan na ang nakakatakot na pangyayari, ay nauwi sa kwentuhan ang katatakutan ng aming usapan nang mag-lights off na kami. Mas lalo tuloy akong natakot sa mga kwento ni Ann.
Sa aming apat ay siya ang maraming experience na nakakatakot. Meron daw white lady sa labas nila na nakatira sa may puno ng mangga sa likod ng bahay nila. Baka naman sa puno siya nakatira. Siguro jowa niya yung kapre na nakatira doon sa puno ninyo, Ann. Ang harot ng white lady na yun, ha? Pabirong wika pa ni Kirby. Gaga, malay ko kung bakit doon niya trip tumira. Mas okay nga yun kesa sa loob ng bahay namin, no? Ang sabi pa ni Ann. Tama na nga yan. Matulog na tayo. Maaga pa tayo sa beach bukas eh. Singit ko. Naku, natatakot ka lang. Pangaalas ka paniklang. Hindi ko na labang sila pinansin, Papa Dudut. Hindi ko na talaga carry ang topic nila. Baka kapag nakinig pa ako ng pag-uusap nila ay managine pa ako ng hindi maganda. Ang ginawa ko ay kinuha ko ang aking earphone at nakinig na lamang ako ng music. Medyo nilakasan ko para hindi ko na marinig ang mga katatakutan ay kinikwento ni Ann. Hindi talaga siya nauubusan, Papa Dudut. Umikit na ako hanggang sa nakatulog na ako. Hindi ko na alam kung anong oras na sila nakatulog. Nang magising ako kinaumagahan ay ako na naman ang naunang nagising sa mga kasama ko. Hindi muna ako bumangon. Naintindihan ko naman na ako ang nauna kasi ako ang naunang matulog sa kanila nung gabi. Sunod na nagising si Ann at inaya ko siya na kami na ang magluto ng breakfast. Magkasama kaming pumunta sa bahay ni Ate Marisa. Bali nakabukas naman yon palagi at nasa sala nila yung freezer. Para anytime may pwedeng kunin ng mga guest yung food na pinalagay nila sa freezer. Habang nagluluto kami ni Ann sa kitchen ay pumasok doon si Ate Marisa kasi magluluto na rin siya ng breakfast nila ng family niya. Kinumusta niya kami at ang first night namin sa isla. Ang sabi ko ay totoo nga ang sinasabi niya na kahit electric fan lamang ay malamig pa rin. Pinatay ko na nga yun noong madaling araw kasi nilamig na ako ng sobra baka sipunin pa ako. Nung una ay nagkukwentuhan lamang kami ng kung ano-ano. Tinanong kami ni Ate Marisa kung taga saan kaming apat at kung ano ang work namin. Hanggang sa naalala ko yung nangyari last night at sinamantala ko na ang chance na kausap namin si Ate Marisa. Hindi talaga ako matatahimik hanggang hindi ako nakakahanap ng answer kung guni-guni ko lamang ba ang mga nangyari o meron talagang something sa lugar na yon. Ate, may itatanong pala ako. Meron po bang multo rito sa resort ninyo? Diretsyong tanong ko. Kung dito mismo sa resort namin, wala. Pero dito sa isla, ang meron. Parang lahat naman yata ng lugar ay meron eh. Sagot ni Ate Marisa. Sabagay, ano-ano po ang ghost stories dito sa lugar ninyo? Curious na tanong pa ni Ann. Hindi na ako nagtaka kung bakit biglang nagkaroon si Ann ng interest sa topic na yon kasi mahilig talaga siya sa mga ganong kwentuhan. Yung asawa ko may gumagaya sa kanya. Nandun kami noon sa bahay ng biyanang ko tapos nakita ng biyanang ko na pumasok sa kwarto ang asawa ko. E biglang dumating ang asawa ko. Galing pala sa bundok at nanguha siya ng panggatong. Takang-taka ang biyanang ko kasi sigurado raw siya na nakita niya ang asawa ko na pumasok sa kwarto. May tawag sa ganun eh. Nakalimutan ko na lang ang tawag. Pagkukwento pa ni Ate Marisa. Nagkatingin ang kami ni Ann kasi ganun na ganun ang na-experience ko noong nakaraang gabi. Papa Dudut, sinabi ni Ann na doppelganger ang tawag sa ganun. Mga entity raw na ginagayang itsura ng isang buhay na tao. Nasabi rin ni Ann na hindi raw maganda kapag nakakita ng mga doppelganger kasi kapag nangyari yon ay may hindi magandang mangyayari sa iyo. Sinabi ko na rin kay Ate Marisa na may same experience ako sa resort nila na ganun. Ikinuwento ko sa kanyang mga nangyari. Anyway, wala naman daw dapat na ikatakot kasi hindi naman nananakit ang mga nanggagaya na yon. Meron pa siyang naikwento na ghost stories sa isla. Kagaya ng babae na pinagsamantalahan at pinatay sa abandonadong resort malapit sa main beach kung saan ay pwedeng mag-swimming ang mga tao. Kung minsan daw ay nagpapakita ang mga babae sa kahit na sino sa abandonadong resort. Kasi parang humihingi raw siya ng hustisya. Hindi na raw kasi nahuli ang pumatay sa babaeng yon. Parang white lady daw yung babae. May isa pang ikinuwento si Ate Marisa. Doon naman daw sa parte ng isla na may malaking bato ay meron nagbabantay na engkanto. Babae rin daw yon kaya talagang inaalagaan daw nila ang isla lalo na ang dagat kasi kapag pinabayaan nila ang isla ay nagagalit ang bantay na yon. Hindi raw binibigyan na magandang huli ng isda ang mga mangingisda sa kanila.
After namin magluto ni Ann ay ginising na namin si Naklang at Kirby para makakain na kami. Kailangan kasi na maaga kaming makapaggala sa isla para masulit namin ang aming punta doon, Papa Dudut. Lalo na 3 days lamang kami doon. Habang kumakain kami ay ikinuwento ni Ann yung kwento ng kababalaghan na sinabi sa amin ni Ate Marisa. Sa pagkakataong yun ay naniwala na sila sa nangyari sa akin. Kahit paano ay nakakuha naman ako ng sagot kasi yung nangyari sa akin na may nakita kong kamukha ni Klang ay hindi pala first time na nangyari sa lugar na yon. Doon yun, sa asawa ni Ate Marisa ay hindi nangyari sa mismong resort kung saan kami nakastay. Ang sabi ni Ann ay puntahan namin yung mabatong lugar na sinasabi ni Ate Marisa at baka raw magpakita sa amin yung engkanto. Malakas naman ang loob ko kasi umaga pa noon at isa pa ay mas naniniwala ako sa multo kesa sa mga engkanto o maligno. Nilapitan din kami noong couple na nasa kabilang kubo at tinanong nila kami kung gusto naming mag-island hopping para raw meron silang kahati sa renta ng bangka. Tumanggi kami kasi ang bet namin ay chill lang sa beach at wala kaming plano na mag-activities. Saka medyo tight din ang budget namin ng time na yon. Kumbaga yung pera namin na nakabudget na talaga ay wala sa budget namin ng activities na pwedeng gawin sa isla. Gusto ko pa nga sana silang tanungin kung may na-experience ba silang kababalaghan habang nandun sila sa isla kasi nalaman ko kay Ate Marisa na 2 days na yung couple. Kaya lang ay nahiya na akong magtanong sa kanila. Nag-agree kaming lahat sa gusto ni Ann na puntahan yung mabatong lugar na meron daw nagbabantay na babaeng engkanto o engkantada. Siguro ay yun ang right term kasi babae siya. Actually maganda yung batuhan na part na yun ng isla, Papa Dudut. Low tide nang magpunta kami. May isang lokal na dumaan at nakausap namin. Mas maganda raw doon kapag high tide kasi nagkakaroon ng parang maliit na pool tapos ay pwedeng maligo. Yun nga lang, kapag maalon ay delikado. Sumigaw pa nga si Kirby na hinahamon yung engkantada na magpakita sa amin at nang malaman daw kung sino ang tunay na maganda. Pero wala naman ako na feel na kakaiba sa lugar na yon sa isla. Nagandahan lang talaga ako doon, Papa Dudut. Hindi na rin kami nagtagal doon at nagpicture lamang kaming apat. Nagpunta na kami sa main beach para doon magswimming kasi mas safe doon at doon naman talaga pwedeng magswimming. Nang naglalakad kami papunta sa main beach ay nadaanan namin yung sinasabi ni Ate Marisa na abandonadong beach resort. Medyo malaki yon at nakakapanghinayang kasi hindi na napapakinabangan. Ano kaya kung pumunta tayo dyan mamayang gabi? Mag ghost hunting tayo. Tingnan natin kung magpapakita sa atin yung white lady, ang sabi pa ni Ann. Hoy Ann, kung ano-anong iniisip mo, mamaya kung ano pong mangyari sa atin, tutol ko. Ang KJ mo talaga, Maureen, maganda nga yun eh para adventure, ang sabi pa ni Kirby. Kung gusto niyo pala ng adventure, dapat nag-skydiving na lang tayo. Basta ayoko, kinakabahan ako sa mga ganyan. Mag-inom na lang tayo mamayang gabi, mas okay pa yun, turan ko. Tinawanan nila akong tatlo. Kapag mga katatakutan kasi hindi nila ako maaasahan kaya madalas nilang ipangasar. Ang pagiging matatakutin ko, Papa Dudut. Hindi naman nila ako pinipilit sa gustong gawin namin ni Ann. Nag-swimming na kami at nang malapit na ang lunchtime ay saka kami umahon sa dagat at bumalik sa resort kung saan kami nag-stay. After namin kumain ay bumili na kami ng isang bote ng alak kasi ipupush namin yung pag-inom na sinabi ko. Saka last night na namin doon kaya naisipan namin mag-inom. Kaming dalawa lang ni Ann ang bumili ng alak. Nang naglalakad na kami pabalik ay nabanggit na naman niya yung pagpunta sa abandonadong resort para makita yung white lady o kahit ma-experience lamang yung lugar kung ano ang feeling kapag nandun ka kapag gabi. Ah naman, ang kulit mo. Ayoko nga sabing pumunta doon. Alam mo na ngang may multo eh, pupunta pa tayo. What if sumapi sa isa sa atin yung white lady? Ang sabi ko. Ang nega mo naman, sandali lang naman tayo. Pilit pa niya. Ayoko talaga. After nating mag-inom mamaya ay matutulog na tayo. Kung gusto ninyo, kayo na lang. Mataray kong wika. Tinawanan lamang ako ni Ann, kaya ang naisip ko ay hindi siya seryoso sa pagpunta namin sa lugar na yon, Papa Dudut. Talagang gusto niya lamang akong asarin kasi alam niyang magtatagumpay siya kapag ganon ang ginawa niya. Wala na kaming ginawa maghapon kundi ang magkwentuhan at kumain.
May tambayan na duyan at mga upuan sa harapan ng aming kubo at doon kami nakapwesto. Habang nagkwekwentuhan kami ay inalok kami ng babae na nasa kabilang kubo ng merienda. May nabilhan kasi siya ng nilupak at naparami ang bili niya kasi masarap. Hindi na raw nila kayang ubusin ang husband niya kaya sa amin na lamang. Siyempre tinanggap namin yon kasi libre. Nakipagkwentuhan na rin sa amin ng sandali yung babae na nagpakilala na si Faye. Halos kaedad lang namin siya at talagang mahilig daw silang mag-travel ng asawa niya. Sinusulot daw nila habang wala pa silang anak kasi for sure kapag meron na silang anak ay hindi na sila makakapag-travel palagi. Oo nga pala, may bako. Alam niyo ba, may weird kami na experience dito sa resort na ito. Kayo rin ba? Tanong ni Faye. Anong weird na na-experience? Usisa ako. Kagabi kasi nag-CR ako. Naiwan sa kubo yung asawa ko kasi natutulog siya. Then pagbalik ko sa kubo, gising na yung asawa ko. Tinanong niya kung tinatawag ko raw siya. Sabi ko hindi eh. Nagising daw siya kasi may babaeng tumatawag sa pangalan niya. Tapos kaboses ko raw. Eh paano ko siya tatawagin? Nasa banyo ako. Saka wala akong reason para tawagin siya. Pagkukwento pa ni Faye. Ang sabi pa ni Faye ay malakas ang pakiramdam niya na merong something sa resort na tinutuluyan namin. Wala naman daw problema yun sa kanya at hindi siya masyadong matatakutin. Talagang parang normal daw sa isang lugar na merong multo o kababalaghan. Basta huwag lang magpapakita sa kanya o kaya isasaktan sila ng kanyang asawa. Ibang usapan na raw kapag ganun. Talagang magre-refund daw sila para makaalis na. So far ay yun pa lang naman daw ang na-experience nila. Kaya parang wala lang sa kanila at wala pa silang balak na umalis. Dahil nag-share na rin si Faye at nag-share na rin kami. Ikinuwento namin yung encounter ko sa doppelganger ni Klang. Ang sabi ni Faye ay naniniwala siya sa ganon kasi yung kapatid niya ay nakita ang doppelganger niya sa bahay nila. Bago bumalik si Faye sa kubo nila ay sinabihan niya kami na maging maingat na lamang at irespeto ang lugar, lalo na at dayo kaming lahat doon. Hindi naman daw siguro kami sasaktan ng mga nilalang na nakatira sa isla na hindi tao kung wala kaming gagawing hindi maganda. True naman yon, Papa Dudut. Naniniwala rin ako na hindi ako gagambalain ng mga kaluluwa kung hindi mo sila piniperwisyo. After namin mag-dinner ay nagpahinga na lamang kami ng kaunting minuto at nag-start na kami mag-set up ng pagiinuman namin doon sa spot na malapit sa dagat. Maganda kasi mag-inom doon. Then maya-maya ay nagsimula na kaming uminom. Isang bote lang ng hard drinks ang meron kami. Naging masaya ang usapan namin ng kung ano-ano. Bandang 11 ng gabi, naubos na kagad ang alak namin pero bitin pa kaming lahat. Ano ba yan? Bitin naman. Hindi pa ako nalalasing, ang sabi ni Kirby. Edi, bumili pa tayo ng isang bote. Sabi ni Ate Marisa, bukas pa yung tindahan na malapit sa main beach hanggang alas 2 ng madaling araw. Wika ko. Nagkasundo kaming apat na bumili pa ng isang bote, Papa Dudut. Nilak namin ang kubo at magkakasama kaming nagpunta ng tindahan. Nang makabili na kami ng alak ay hindi ko inaasahan na biglang mag-aaya si Ann na pumunta kami roon sa abandonadong beach resort. Siyempre tumanggi ako kasi feeling ko ay hindi magandang ideya yon. Pero lahat sila ay gustong pumunta. Malalakas na ang loob nila porket nakainom ng kaunti. Hindi niyo ba natatandaan yung sinabi ni Ate Marisa kapag 7 PM na ay may mga tanod na nagroronda? Gusto niyo bang mahuli tayo? Paalala ko sa mga kaibigan ko. Ang hinuhuli lang ay yung mga naliligo sa dagat, no? Hindi naman tayo maliligo eh. Saka kung may tanod na makakita sa atin, ang sabihin natin ay bibili tayo ng pulutan, ang sabi pa ni Kirby. Ayaw ko talagang sumama sa kanila, Papa Dudut. Kaya lang kung hindi ako sasama ay mag-isa akong babalik sa kubo. Wala akong kasama doon at matatakot lang din ako. Kaya wala akong choice kundi ang sumama sa mga kaibigan ko sa gusto nilang puntahan. Habang naglalakad kami papunta sa abandonadong beach resort, ay palakas ng palakas ang kaba at takot ko. Nang nandun na kami ay mas lalong tumindi ang takot ko. Kinikilabutan na ako. Hoy, white lady, magpakita ka. Show yourself. Pasigaw na sabi pa ni Kirby at nagtawanan silang tatlo. Sinaway ko silang tatlo kasi parang hindi tama na maging maingay kami roon kasi nga ay may kaluluwa na naroon. Baka magambala namin siya, Papa Dudut. Pero hindi nila ako pinakinggan at nagtawanan pa sila. Pinuntahan nila bawat cottage na naroon. Alam kong lasing ng mga kaibigan ko kaya sila ganon, Papa Dudut.
Nang wala namang magpakita sa amin na white lady ay nag-decide na nga ang mga kasama ko na bumalik na sa kubo at ituloy na ang inuman. Disappointed sila kasi parang hindi naman daw totoo yung white lady na naroon. Pagbalik sa resort ay itinuloy namin ang naudlot naming inuman. Hindi na rin namin naubos yung isang bote ng alak at nang mag-aalauna na ng madaling araw ay nagkayaan na kaming matulog. Bago kami matulog ay nagdasal muna ako at nagsorry ako sa kaluluwa ng babae na naroon sa abandonadong resort kung totoo man siya, Papa Dudut. Ang akala ko ay okay na ang lahat pero hindi pa pala. Sa gitna ng pagtulog ko ay nagising ako dahil sa ingay ni Ann at Klang na nasa ibaba ng higaan namin ni Kirby. Naririnig ko na umiiyak si Ann habang kinakalma siya ni Klang. Napababatuloy kami ni Kirby sa higaan at binuksan namin ang ilaw. Kinabahan ako nang makita ko si Ann na yakap si Klang. Umiiyak si Ann at nanginginig na parang takot na takot. Anong nangyari? Ang nagtatakang tanong ni Kirby. Ito kasing si Ann ay nakalimutang isarado yung bintana dito sa ibaba. Nalimpungatan daw siya tapos may nakita siyang white lady na nakasilip sa bintana. Sagot pa ni Klang. Sigurado ka bang white lady yon? Baka naman si Ate Marisa lang yon, ang sabi ni Kirby. Hindi siya si Ate Marisa. Yun siguro yung babae doon sa pinuntahan natin kanina. Bungo ang mukha niya tapos yung buhok niya umaalon-alon sa hangin. Natatakot na tura ni Ann habang patuloy sa pag-iyak. Wow! Shampoo commercial model pala si Ate! Ang biro pa ni Kirby. Sinigo ko si Kirby para iparamdam sa kanya na hindi yon ang time para mag-joke. Ang ginawa namin ay magkakasama kaming nagdasal at nag-sorry kami sa kaluluwa na nagambala namin kung meron man. Based kasi sa reaction ni Ann, alam ko na totoo ang sinasabi niya na nagpakita sa kanya yung white lady. Kaya kahit lasing ako ng oras na yon ay nahirapan akong matulog nang dahil sa takot. Ibinaba na rin namin ang lahat ng kurtina ng bintana kasi baka biglang magpakita na naman yung white lady sa isa sa amin. Nakabukas na rin ang ilaw nang matulog kami. Alas 10 na ng umaga nang magising ako. Pagkagising ko ay isa-isa na silang nagising. Alas 12 ng tanghali ang check-out namin kaya wala na kaming time para mamasyal o mag-swimming sa dagat. Nag-impake na kami ng mga gamit namin at naligo na nang mabilis. Naghahabol din kami ng oras nang alis ng ferry sa port. Nagpaalam na kami kay Ate Marisa. Nang madaan na naming apat yung abandonadong resort ay huminto kami nang sandali. Humingi kami ng sorry sa kaluluwa ng babae na naroon dahil nagambala namin siya. Mahirap na kasi baka sumunod siya sa amin sa pag-alis namin ng islang yon. Sa awa naman ng Diyos, pag-alis namin sa isla ay wala namang kaming na-experience na kung anong kababalaghan pa. Kahit na ilang araw at gabi rin akong napaparanoid na baka kahit wala na ako sa isla ay magpakita at magparamdam sa akin yung babae. Kaya naging isang malaking lesson sa aming magkakaibigan ang pangyayaring yon, Papa Dudut. Kapag nagpupunta kami sa isang lugar at merong kaming nalaman na kwento ng katatakutan ay never na kaming gumagawa ng kalokohan sa islang yon. Natuto kaming irespeto ang isang lugar lalo na at dayo lamang kami. Dito ko natatapusin ang letter ko, Papa Dudut. Sana ay nag-enjoy ang mga listeners mo. Thank you sa time ng pagbasa nito. God bless and more power. Sincerely yours, Maureen. Kapag nagpupunta tayo sa isang lugar na hindi tayo pamilyar ay makakabuti na marunong tayong makinig sa mga sinasabi ng mga lokal sa lugar na yon. Hindi man tayo sigurado kung may katotohanan o wala ang kanilang kwento ay mas maganda na sigurado tayo kesa sa mapahamak. Irespeto rin po natin ang lugar kung saan tayo dayo. Pangalagaan natin ito kagaya ng ginagawa ng mga taong tunay na nakatira dito. Tandaan natin na tayo ay turista lamang sa lugar. Wala tayong alam sa kababalaghan na maaaring nakabalot sa lugar na ating pinupuntahan. Ang respeto ay hindi lamang sa tao ibinibigay kundi maging sa isang lugar din. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka.
sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Stories. Papa Dudut Stories.